tumigil kami rito para tikman itong mineral water na tinatawag nila. Ayun, galing yan directly sa bundok. Ayun, kinargahan nila. Kaso ka medyo nag-aalangan ako, baka mag-alboroto yung chan ko, malaylayo ito. Sige nga, tikman nyo nga. Taste test mga bro. Taste test ba? Akin ako. Ah, kumusta? Kanina lifetime, sir, di mo matitikman. Sige, tikman ko na nga lang din. Konti lang. Para lang may kwento ako. Tikman ko. Well, yun nga, lasang mineral water talaga. Hindi mo malalasahan yung kung kalawang. Walang lasang kalawang, no? Lamig pa, sir. O, nagsya pa, no? Tawag dito? Nagmamoy. Oo nga, no? Lamig ako, baka. Eh, diretso galing sa bundok yan, eh. Interbihin ko lang kayo, okay lang po ba? Ano bang pangalan nyo? Bagyan ang pangalan. Bagyan? Nagan nyo. Nagan? Ayum. Tanap. Tanap? Bugan. Bugan? Maya. Maya. Oh. Sila nga yung mga pictorial girls dito sa Banawe. So, native. Tagatay kayo nyo na? Dito po kayo? Mm-hmm. Ilang taon na po kayo? Manatawin yun? 69. 69? 80? 90. 90? Oh. 89. 65. 65. Oh, diba? So, kapag pupunta kayo rito, at gusto nyo magpa-picture kasama sila, pwede nyo silang ayun, tawagin, tapos kahit magkano lang ang bibigay, donation para sa ito yung kanilang, isa sa kanilang mga kinabubuhay dito sa Banawe. Kumusta ka pa, Jack Pride? Ngayong araw ay maglo-long ride ulit tayo. Pupuntahan natin ang pangatlong pinakamataas na bundok sa Ifugao, ang Mount Polis. 3:30 ng umaga mga kapatjak pride. Nandito na kami sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Kasama ko sa ride na ito, sina JM at Austin. Palitatlo kami. 3:45 ng umaga mga kapatjak pride. Papasok na kami dito sa Ifugao, ang unang bayan ng Lamut. Welcome to Ifugao. Bale, isang dahilan kung bakit gusto ko rin pumunta sa polis ay meron kasing isang malaking estatwa doon ni Mama Mary. Gusto ko mag-pay tribute sa kanya. Ito yung penitentiary ride ko ngayong Holy Week. Ah, mailaw, mailaw. Ang ganda ng ano nila, no? Para ganito din sa ano doon. Mailaw yung ano nila. Congratulations, LG Lamot. Ang ganda ng daan nyo. Ganito kadilim ang daan, pero guided kami nitong mga ilaw dito sa road. Kaya kahit papano, hindi nakakalitong dumaan dito sa Ifugao. 4:30 ng umaga, mga kapadyak pride. Dito na kami sa Nayon, Ifugao. Alam pong Nayon ito kasi dito makikita ang Ifugao State University. Magaling pa. Sa lugar na ito, mga kapadyak, makikita nyo ang isang diversion road. May mga daan, Lagawe, Banawe, dyan sa Pakanan, tapos ito sa Pakaliwa, papuntang Kiangan. Yun. At itong Kiangan, pag dinediretso mo, makakarating ka ng Tino. Sabi dito nga, 45 kilometers mula rito, Tinok. Ito ang daan sa kaliwa, papuntang Tinok yan. Kaya nga, dire-diretso pa, 45 kilometers. Pero papunta tayong Mount Polis ngayon, kaya dito tayo sa kanan. Papasok ng Lagawe, then Banawe. Tapos lampas pa yun ang Banawe. Papasok tayo sa bayan ng Lagawe, mga kapadyak. Sobrang special sa akin. Malapit sa puso ko itong bayan ng Lagawe. Marami akong mga kaibigan na taga dito. Kasi dati akong member ng Youth for Christ nung kabataan ko. At nung mga time na yon,
Ilang beses akong pumunta dito sa Lagawi. Sarap balik-balikan ng Lagawi. Lagawi. Nice place. Morning, right there, mga lods. Tingnan, tingnan. Marami ding biker pala dito sa Lagawi. Marami kami nasasalupong kanina ka dyan sa may bundok. Bago Lagawi. Shout out sa inyong lahat, mga kapadyak pride ng Lagawi, Fugao. Kahinga muna rito sa sentro ng Lagawi. Sakto merong bakery dito. Kain tayong tinapay. Eh. 6:15 ng umaga, katatapos naming mag light breakfast, tinapay, kape. Ngayon, larga na ulit. Dito pa rin kami sa Lagawi. Bale, paglampas namin ng Lagawi, yan na talaga yung dire-diretsong Ahunan. Papuntang Banawe. So makikita natin mamayang Banawe Rice Terraces. Tansya namin mga 3 hours yun, mga kapadyak. So mga 9 andun kami, tapos mga 3 hours pa bago Mount Polis. Bale, ito yung, yung boundary ng Ifugao at Mountain Province. Kasi pagbaba mo noon, bantok na. So, tansya namin mga 12 noon, nandun kami sa Mount Polis. Tara na, tuloy na ang padyakan. Ayan, nagsisimula na tayong umaahon, mga kapadyak. Kaya, masisimulan na rin nating matignan ang mga magandang tanawin. Ang bulubundok ng Caldereira. Ngayon ay March 30, 2024, Sabado Gloria. So parang ito yung penitensya ride namin. At pinili kong ngayong araw pumadyak kasi yung unang punta namin doon, that was December 2021, maulan, masang-basa kami. Kaya sabi kong babalik man ako dyan sa polis, dapat ganito, summer, March, para makita yung mga view. At hindi tayo basang sisiw. Hindi ako nagkamali. Maganda yung weather ngayon. Hi, good morning po. Mga kapadyak, may mga nakasabayan tayong bikers from Manila pa. Nagmo-multi-day ride. Ayan sila. Si Brother Toper ito, tsaka si Brother Jael. So may dalawa pa silang kasama dyan sa likod. Papunta silang Sagada, no bro? Sagada. Sakto, kakasabay na kami para malid namin sila pumuntang polis. Whew. 8:08 ng umaga, mga kapadyak. Mga 10 kilometers pa bago kami makarating sa Arco. Welcome to Banawe. Tuloy-tuloy ito na ahon. Banayad naman, pero talagang tuloy-tuloy na ahon. Nakakangali ng paa. Tinibago ako. Tagal ko kasi hindi nag-long ride. Ngayon lang ulit. Kahit nakakapagod itong penitensya ride namin, mas malaking factor yung feeling ng excitement. Kasi maganda yung panahon. Maaraw. Diyan sa daan papuntang Polis. Sa bakas makikita ko mamaya yung tanawin. Yung kabundukan, at ipapakita ko rin yun sa inyo mamaya. 8:20 ng umaga, dito na kami sa Hingyon, Ifugao. I love Hingyon. 8:25 ng umaga, dumating kami dito sa Welcome to Banawe, Arco. May mga bentahan ng mga souvenir items dito sa tatay ito. So kapag kayo magagawa dito, pwede kayong bumili ng mga pampasalubong dito sa lugar na ito. Morning po. May mga nakasabayan ulit tayo. Saan po kayo galing, sir? Ipolo. Ay.
Tipolo pa. Kailan pa kayo nagsimula? Reverse. Reverse. Sumali, bak. Hi. Kumusta po? Punta rin po kami doon. Mga papuntang Sagada. Riders from Antipolo, Rizal. Palampas na kami ng Arco, pababa na ito, papuntang sentro ng Banawe. Yan ang view, mga kapadyak. Alright! Napatigil tayo rito kasi may ginagawang daan. Pero diretso na tayo. Nandun ang bahay. Dahan-dahan, one way. Ginagawa yung daan. Bases din. Papuntang Solano yun, ah. Hindi tayo gagamit ng pinagbabawal na technique. Bawal. Bale, pababa lang to ng pababa. Tapos lilikot tayo sa kaliwa. Yun, yung daan papuntang Mountain Province. Ayun. Partly, nakikita na natin ang Banawe Rice Terraces. Pero merong magandang view deck dyan mamaya. Yun yung talagang gagamitin natin, pupuntahan natin. Doon na yata yung likuhan. Ate, mapan-polis niya po yan. Atoy. Thank you. Dito nga. Dito tayo liliko. Dito, papuntang Mount Polis. Sa parting ito, mga kapadyak pride, makikita nyo na ang mga sunod-sunod na mga view decks. Kasi dyan sa labas niyan ay ang Banawe Rice Terraces. Hello! Ay! Hello, Sir Paul! Si Janty ko nakita ko. Mga kabahayan, katabi ng bundok. Puntang Sagada. Galing Antipolo. Sa kalam, mga... Okay, galing. Solano lang po. Solano, Sagada kayo, di ba? Diyan na po sa Mount Polis. Ah, hindi sa kayo. Sa may boundary. 9:30 na umaga. Ito ang view ng Banawe Rice Terraces. Hi. Hello, lala. Good morning. Dito sa parting ito, mga kapadyak pride, makikita nyo ang isang kakaibang rice terraces. Nasa dulo siya ng isang bundok at sikat na sikat itong part na to kasi ito yung ginamit na picture dun sa dating 1,000 pesos. Philippine peso. Alas 10 na umaga, mga kapadyak pride. Tirik na tirik ang araw. Kaya kitang kita ang mga view. Pero base sa nakausap kong mga pictorial ladies kanina, for the past 2 days daw 3 o'clock umuulan, so kailangan makauwi agad. Dami na mama siya, ang dami pa picture. Abang meron dito, tinan ko nga. Yung bahay. Ah,
10:20 ng umaga, mga kapadyak. Mga 20 kilometers pa bago makarating sa Mount Polis. Tirik na tirik ang araw. Pero may mga namumuong ulap na. Mukhang ito yung ulan mamayang hapon. Okay, checkpoint din na ginasinasagawa ang anti-criminality checkpoint. Kaya pupunta ng Sagada, nakamotor lahat. So, tahimik, malipan na lang kami dadang sasakyan. Sa 11 ng umaga, mga kapadyak pride. Mga siguro mga more than 10 kilometers pa. Nakakangalay. Di naman ano ito, di naman matarik, pero malayo. Kaya ito, nakakangalay din pumidal. Pero tuloy lang, dahan-dahan, gapang. Mga kapadyak pride, 11:25 na ng umaga, nakikita ko na ang Mount Polis. Yun, sa bundok na yun, ano ng Mount Polis. Isang ahon na lang, isang mahabang ahon. Let's go! Ito na, ito na yung kabundokan hindi ko nakita noon, noong una kong pagpunta. Ayun, dun sa bundok na yun. Yes, exciting. Mga bikers, marami. Ingat. Dami nila. Oh. All right. Ayun, dun sa taas na 'yon. Ayun ang Mount Polis. Can't wait to be back. So, nakikita nyo yung antenang yon, yung antenang maliit sa taas ng bundok na yon. Yun ang pupuntahan namin. Super haunted. Ay, tanggal lahat ng pagod ko. Lapit na ng palapit, 11 kilometers na lang. Lapit na. Don't go chasing waterfalls. Waterfalls. Nature experience talaga ito. Perfect nature experience, mga kapatid. Sobrang nag-enjoy ako ngayon. May tulay, mga kapadyak. Tapos may ahon. 7 kilometers na lang. Mag-alas 11:55 ng tanghali. Sobrang pasasalamat ko talaga. Maganda yung panahon ngayon. Noong una akong pumunta rito, hindi ko nakita yung mga view na yun. Ay, pinakita ko sa inyo. Ito ang huwag niyong pupuntahan. In Cinnabar. Insina means ihiwalayan. Naku, ihiwalayan kayo ng jawa nyo kapag pumunta kayo. Joke lang. Hindi kami pinagpapawisan kahit matasang sikat ng araw. Nakita ko yung temperature kanina, 26 naman.
Pero mataas yung level of humidity kasi rito sa lugar na to. Kaya hindi masyadong mainit. Lapit na! Yung daan na yon, hindi yung dadaanan pabalik. Parang may linya no, sa gitna ng bundok. Last kilometer before Mount Polis. Maraming moment na ganito dito sa Pajak na ito. Kailangan magpahinga. Nakakapagod talaga. Almost 139 kilometers mula Solano ang Mount Polis. Nakakangalay ng paa. Kaya kailangan magpahinga. Pero importante, tuloy pa rin. Nititigil. Na-realize ko din sa Pajak na ito ang kahalagaan ng practice. Hindi ko masyadong napaghandaan itong Pajak na ito, aminin ko. Kaya medyo hirap. Pero malapit na. Konting-konti na lang talaga. Ganda ng mga tanim, nasa tabi lang ng kalsada. Kahit bilad sa araw, maganda ang tubo. Daming bilihan ng gulay. Mga prutas at gulay, mga stalls. Yan ang sasalubong sa inyo rito. 12:55 ng hapon mga Pajak Pride. Dumating din ako sa wakas dito sa summit ng Mount Polis. Thank you Lord. At meron akong gustong personal na papasalamatan. Thank you Mama Mary. Ito na ako sa Mountain Province. Mampas ako sa boundary. Sa wakas dumating ako. Dating ko din ito. Isang malaking statue ni Mama Mary dito sa Mount Polis. At actually itong ride ko, second ride ko sa Polis ay aking tribute kay Mama Mary. Sa Marian, isa akong empleyado, dating estudyante ng St. Mary's University, ang patron saint namin ay of course si Mother Mary. Kaya itong ride na to ay ginawa ko parang to pay tribute to her as my the patron saint of my alma mater. Thank you Mama Mary for the safe travel and successful. At maraming salamat mga Pajak Pride muli sa inyong panonood, sa pagsubaybay ninyo at sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muling Pajak, have a blessed Holy Week everybody. Let's all ride a bike. There is pride in doing it. Peace.